So far, ang nagiging problema lang natin dito yung mga bumabalik, mga estudyante, yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga OFW. But we have established a protocol na bago sila pauwiin, kine-check sila sa doon sa magkabilang dulo, and ginawa namin na they have to undergo a 14-day quarantine before they are allowed to go home. Pero sa ngayon, mas mabilis na dahil ginagamitan na namin ng rapid test kit. Ano po ba ang patakaran ninyo dyan sa Zambales? How are you doing the ECQ? Because there are some provinces where they have allowed the economy to function. Meron lang social distancing. And there are places naman na talagang nobody goes out. You stay in your houses. What is the situation like in Zambales? Dito sa atin, karamihan dito sa atin ay fishermen or farmers. Yes. At iba naman, yung employed sa government. Insofar as the fishermen are concerned, wala tayong problema doon na bibigyan sila ng pagkakataon din na mangisda. Huwag lang sila, of course, lumayo. At pati naman yung mga farmers, wala namang mga naggagala doon. So, kinokontrol na lang natin ito. Ang dito sa mga barangays, meron tayong naka-organize. Naka-organize yung mga barangays natin. Kasama yung council, SK, BSW, at BSW, pati yung mga volunteers natin. At so far, cooperative, meron lang pa isa-isang mga pasaway. Okay, so hindi naman problema yung ECQ. Ano ba yung sinasabi nilang ginawa ninyong 6-point emergency preparedness program? Could you explain that to us? Alam nyo, sa pagka merong mga ganitong problema, we have to come up with a plan. And based on our discussions, meron kaming 6-point program na ginawa. Yung una, yung of course, para ma-control natin yung pagpasok o yung unauthorized na pagpasok ng mga tao sa probinsya, meron tayong tinayo na checkpoint sa dalawa pagkabilang dulo, north and south. And we have provided them with the PPEs, yung personal protective equipment. Okay. Pangalawa yung dahil sa mapapatigil at mache-checkpoint yung mga bagong pasok, nagtayo na rin kami ng quarantine site pagkabila sa Subic at saka Santa Cruz. And then okay. Yung third, of course, we conducted an inventory of our cereals, yung especially rice, lahat ng mga pagkain. At pati na rin yung mga nasa commercial centers. And then yung isa na importante na ginawa namin dito na I designated the provincial hospital as the dedicated COVID-19 hospital. Inauwi namin yung mga walang masyadong sakit. Inilipat namin sa dalawang district hospital yung kailangan pang maalagaan. And then, except for COVID-19 cases, all others are referred to the other hospitals. Kaya, mayroon kaming 250 bed capacity dito sa Zambales. As of now, we have 34 na doon. Including those pending confirmatory report ng RITM. At tapos yung sabi ko sa mga doktor, dahil medyo ninenerbyo sila noon . Sabi ko, well, pangatawa na natin ito, but para magsiguro, I directed the census, the inventory actually of all medical practitioners, doctors and nurses,
so that we can top of them just in case na malasin yung ibang frontliners natin. At yan ang isang kailangan nating paghandaan kasi. At yung pang-anim ay yung monitoring ng ano, yung price monitoring and price control. Kaya itong inaano natin, those are just some of the activities that we have launched.